Para sa akin, mga paputok, mahirap din yung part ni Homicide kasi nakatago din siya eh. No? Hindi ko pa siya kilala, sorry ah. Nakatago rin kasi siya. Ngayon, parang ano din siya, parang si Carding at si Jigsaw and siya naman, Homicide, na nakatago din, na hindi ko rin kilala. So, shoutout ulit kay Homicide and salamat dahil nabigyan ako ng pagkakataon na ma-review. Teka, nagpaalam ba ako dito? Hala, hindi. Ah, sorry, tol. Kainisin. Sorry, sorry, hindi ako nakapagpaalam. Wala na! Sira na araw ko! Anong paputok? Magandang gabi sa inyo lahat. Anong putok na balita sa inyo? At putok na balita sa akin? Pag-uusapan lang naman natin. Ah, putok na balita na pinaka-request ng karamihan is eto ngayon yung Carnage. No? Tara, silipin natin. And maraming salamat sa inyo lahat. Nakasubaybay pa rin kayo sa akin. Okay? Naway nagustuhan nyo yung last upload ko. Yung, so sa mga gusto pang mag-send dyan, mag-send lang kayo sa baba. At least, siguro, once a week, maglalapag tayo ng mga kantag hindi pa halos nakikita ng karamihan. Pero, may sumulap. So tuloy tayo. Ito na nga yung Carnage by Homie. Uy, wait lang. Listen na, tol. So, ito mga paputok, napakinggan ko na to, no? And, try lang natin himayin, okay? Homicide, Carnage. Itong Homicide, mga paputok, is, kung mapapansin nyo, ito nga yun, mga paputok, na nabigyan na pagkakataon na makipag-collab kay Tiwakal at kay Kid Rabis, no? So, hindi ko pa nagagawa ng action video or review yun, pero, tirahin na natin to dahil ito yung pinaka-request nyo sa akin, no? And, shoutout dito kay Homicide. Ayan, game tag. Actually, mga paputok, dumadating sa punto na ano eh. Alam niyo, parang naka-dummy account siya kasi hindi ko pa siya kilala. Pero, wala eh. Kailangan nga i-review din eh. Okay? So, simulan na natin agad-agad mga paputok. At ang title nito ay Carnage. Patay na ha, no? Siya na yung titirada sa karamihan na dapat tirahin. Let's go. Yung narinig niyo mga paputok, no? Nabanggit niya dito yung Sargo na kung saan is maaalala ko is si J-Skill na kung saan nag-post siya ng Sargo habang nagko-compose siya, di ba? Parang ganun yung nakita ko doon. And yun, pakita ko sa inyo. Yan, dito ba? O dito? Yan, dito na lang. Yan. So yan mga paputok, para familiar kayo doon sa sinabi niyang Sargo. Or kung hindi ma, baka may iba pang meaning, nagbibigay lang ako ng meaning. Tuloy tayo. Natapos na ako doon sa mga matuno, malama mga tagapakinig na uyo. Ihanda ang mga tingan, siguran yung puso. Mga BANO naman ang magkakaduro-duro. Mga BANO naman yung titirahin niya, tapos na siya sa mga nanguna, which is yun ngayon. Nung mga tinira niya nitong mga huling upload niya, and then after nito mga paputok, ang titirahin niya naman dito is parang mga dummy account, no? Okay? Tuloy na tayo. Kid, manghihingi lang ng basbas. Sa teritoryo natin baka pagkabas. Bilang ng mga puno, ako magbabawas. Akong di ko nang bumunga, ako na matatabas. Bilang ng mga bulok, siya yung magbabawas. Grabe, no? Pinigyan siya ng power na ikaw yung tiga-tugis, ikaw yung tiga-pas lang sa mga bulok, ikaw na bahala dyan, parang ganon. Ako na din ako, pero iba ko gago. Pinagbuksan ako ng gate na mga respetado. Pinagbuksan siya ng gate na mga respetado, no? Kung saan yung nakakulab pa nga niya, diba? Ako busin sila sa pinagagawaan nyo. Nakuha ko sa ludo ng maraming veterano. Habang busit sila sa inyo, siya naman, si Homicide, ay nakuha yung respetado ng mga veterano. Okay? And, doon pa lang, panalo ka na, Homicide, eh. Maraming salamat sa isang katulad dahil may ganung kampananaw. Nandun yung respeto na tinutukoy ng mga datihan, nasa iyo. Okay? Tuloy tayo. Gusto nyo na rapping ako tirahin. Gusto niyo ng rap game ako tirahin. Nagigets niyo? Gusto niyo ng rap game ako tirahin. Nagano siya eh, naglagay siya ng putol na parang gusto niyo ng rap game? Game ako tirahin. Parang ganoon. Ganda ng sulat, no? Opo niyo mag-rap. Ulit nga. Game ako tirahin. Siguraduhin niyo ako magwawasakin. Opo niyo mag-rap. Ako mauuna para lahat na sasa.
sasabihin ko ay maaaring patyabasan. Siya daw yung mauuna para lahat ng sasabihin ni Homicide is maribat nyo. No, kung saan ni, alam nyo, karamihan sa mga flip-top or sunugan or kung ano man ng mga battle na naririnig ko is ang gusto ng karamihan na, alam nyo, sa flip-top kasi, like for example, kalaban mo si Delo, ang gusto ng iba kung hahamunin ko si Delo, ako na mauuna para may pang-ribat ka. Nagigets mo, ganun? Ganun yung ginamit dito ni Homicide. Para sa akin lang, mga papatok ha. Dito ulit tayo. Saan na ba yung napagkakamalan na siwatawan? Ikaw ang uunahin kong linisin sa makakalan. Mga paputok, eto na nga yung sinasabi dito ni Homicide na kung saan ni asan ba yung napagkakamalang si Watawat, no? Which is Mike Watawat. Bakit ako nakakasigurado na si Mike to? Kasi sabi niya, lilinisin yung mga kalat. Sweet, di ba? Mike Sweet. Okay, maliwanag naman dito and alam naman ng karamihan na eto yung tinutukoy dito. At kung hindi man, mga paputok, aba, sino? Ang punto lang naman dito is yung napagkakamalang Watawat. Hindi naman sinasabi na si Mike Swift talaga yon. Ang pinupunto dito is yung karding bordado na pagkakamalang si Watawat. Napagkakamalang si Mike Swift dahil sa pinag-aagawa niya. At bukod dito mga paputok, special shoutout nga pala kay Carding Bordado dahil nakasubscribe siya sa YouTube channel ko. At doon pala sa karangalan dahil nakasubscribe siya sa akin. And maraming salamat po. Hindi pa po ako nakakapagsubscribe back sa inyo. And sooner or later, magsasubscribe din po ako sa inyo. At gagawa ko po ng review yung mga kanta nyo. And after siguro nito, pipili ako ng at least isa para, alam nyo yun, maipahiyag ko din yung mensahe nyo sa mga taga rito. Dito sa mga paputok, okay? And yun, maraming salamat. Salamat talaga. Thank you. Tuloy tayo. Pasigubo ang sarili ng burat. Nagmalaaso ka para tirahin mo lahat. Yun nga, nagmalaaso para tirahin lahat. Ginamit ni Carding Bordado yung style ng Get a Girls. Titirahin mo na nga lang sila tapos ganun pa rin yung pinandali mo, di ba? Para dapat siguro ibang style. Parang ganun yung punto ni Homicide. Ulo ni kabay at inahipokrito sagat sa paggawa lahat na kagpano ang corny mo kung sa this lang. Basahan, yung una pumutok kahit wala akong pangalan. Huwag ka na pumutak, hindi rin sa'yo bagay. Trying hard ka boy, nagsasayang ka lang nalaway. Taig mo pa mga baling na nangaaway. Rekta sa kalsada, magtinda ka ng kalamay. Sino kayong tinutukoy dito? No? Si ano pa rin ba? Carding Bordado pa rin. Kasi parang ang point niya dito is ano eh, may mga sulat siyang kanta. May tinutukoy siyang tao na yung mga sulat na kanta is parang ekis, walang dating, parang ganun. May pahilong pinukabalan na nalaman. User! Pagko nakakisa ka sa mga bulaan, mauubusan ka kapag ako nakalabagan. Yung isa na ako sa pelikula, walang bigat ang mga letra mo, itiin mo pa. Kumira ka na lang, hindi mo pa tinintihan. Kailangan pa ng video para maintindihan. Narinig ko yan, narinig ko yan. So tinutukoy dito si Jigsaw, mga paputok, no? Na kung saan is malapinikula, no? And yun nga, si Jigsaw nga yung tinutukoy dito. And napakinggan ko naman yung tirado niya. Okay naman, para sa akin ha. Pero kung sa kanila yung basihan, is sila lang yung may dahilan na magsabi na walang dating. Pero sa akin, maybe tao. Sa akin ha, to be honest. Ang lahat ng mga gusto mong sabihin, di para sa lahat na pandigis mo kong pilitin. Kulang ka sa sapat, kakayahan mo pang bagito. Himasin mo na lang, sinasamba mo na anito. Himasin mo na lang yung sinasamba mo na anito. Comment kayo dito ha, kung ano yung punto niya doon. Galit sa aso pero boses pinatungan. Ito pakinggan mo para ikaw ay matauhan. Sila na una dyan baka hindi mo nalalaman. Tapos gagamitin mo na pantira sa kalaban. Yun mga paputok, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, no? Signature nila yung ghetto dog na ano eh. Mararap na lang yan! Hindi pala ganun. Signature nila yung ganun eh. Then after nung titirahin mo sila sa ganung paraan. Parang para sa kanila parang ekis yun. Idol mo kami, parang ganun. Huwag mo na kami tirahin, idol mo kami. Parang ganun yung dating yan. Sasabihin ko baka ay kay manunod. Rapper ka kaya kung di nila ko tinagunod. Real talk! No, sasasabihin niya, no, baka ikay malunod, no. Ang punto niya dito sa mga paputok. Ang punto niya dito mga paputok is rapper ka kaya kung hindi nila itinaguyod yung kinagagalawan mo ngayon. Like for example, sila yung nakipaglaban, sila yung alam mo 'yon, dumating sa point na sila yung itirahin mo pa ba sila? Parang ganoon eh. Tuloy tayo. Yan ang katotohanan na hindi nalulubog. Kaya putang ina, meron kang utang na loob. Ito mga paputok, yung sinabi dito ng utang na loob. No? Sa akin,
nagigets ko yung ano na hindi natululubog. Okay, nagigets ko yun. And minsan tinatanong ko sa sarili ko na yung utang na loob na sinasabi, napakabigat noon, napakabigat talaga noon. And hindi mo alam kung paano mo mababayaran yung tinutukoy nilang utang na loob para matapos, no? Sa akin, to be honest, siguro ang point lang naman ito is hindi mo naman kailangan bayaran. Kailangan mo nang magbigay ng respeto sa kanila, no? Hindi siya yung ano eh, hindi siya yung literal na paano mawawala yung puntong utang na loob, parang ganun. Siguro, balikan lang natin silang respeto. Doon pa lang mapapatok is parang ano, okay na yun. Hindi naman kasi mamumuna tong mga to. Okay, kahit labas nandito si Homicide nun, siguro yung mga datihan, hindi naman mamumuna to mga mapapatok kung nakikita nila na ginagalang mo sila, nire-respeto mo. Doon pa rin tayo sa pag-uusap na respeto at respeto. So, si Homicide, na pinangalanan ni Kid Rabis, or should we say, Jyoti, ay may respeto sa mga to. And bukod sa binalikan nila Jyoti, or Nino man, ng mga datihan, na bigyan ng respeto to, is nabigyan pa ng pagkakataon na makipag-collab, di ba? Tipin niyo yung mga paputok. Darating sa point, mga paputok, na minsan sa isang buhay na hindi mo inaasahan, pero nandun yung pagpapahalaga mo, eh magkakaroon ng bunga ang lahat. So ito nga yung mga paputok, yung nakakulab niya, yung mga datihan. And big shout out sa'yo. Gusto ko makausap kita, or gusto ko makachat kita, parang ganun, at least malaman ko yung side mo, no? And to be honest, no, eh para sa akin mga paputok, mahirap din yung part ni Homicide kasi nakatago din siya eh, no? Hindi ko pa siya kilala, sorry ah. Nakatago rin kasi siya. Ngayon, parang ano din siya, parang si Carding at si Jigsaw, and siya naman Homicide na nakatago din, na hindi ko rin kilala. Kaya sana, kung may pagkakataon na at least makausap ko siya or maka-PM, eh napaka-happy na ako nun. And sana mapanood niya to, okay? Sana mapanood niya, and i-PM ko siya, and abang din ako sa shoutout sa iyo. No, kahit siguro naka-maskara ka, wala eh. Yun yung signature na pinanghawakan mo eh. Pero gaya na sinabi ko sa inyo, marami ng mga nakatago na nadidis. Pero since siya si Homicide at nabigyan ng pangalan ni Kid Rabi, siguro ito na yung magiging signature niya, no? Sa tingin ko lang. So tuloy tayo, tapusin natin 'to. Huwag kang magtago, may hira talaga. Lumito ka dyan para maipaong kita. Mga wordplay at metaphor pa ang inyong sulatin. Pakita mo sa kanila kaya kitang basahin. Wordplay and metaphor. Mga paputok, pag sinabi natin ganun, is parang si Sir Loons ulit yung sinasabi dito, no? Wala eh. Nasa kanya yung ganung galawan. Pero marami naman. Meron din naman, ano, meron din naman may pagka-flow G. Pero karamihan kasi sa mga sinasabi ng iba, is si Jigsaw daw is si Looney daw. Eh, mahirap yung ganun, mga paputok. Kasi, ano eh, hindi naman sigurado. Siguro kung mangdidi si Looney, bakit magtatago pa siya, di ba? Okay, ah. Para sa akin, yung Carnage na tinatawag is parang pinapatay niya na yung mga dummy account, no? Yung mga dummy account yung tinitira niya. Hindi mismong si Mike Sweep, hindi mismong si Looney, hindi ganoon eh. Tinitira niya na yung mga dummy account. Kung ang tinutukoy natin si Mike Sweep is ganto, okay? So ito yun. Tatatatata. Parang titirahin kita sa paraang ikaw daw si Mike Sweep, parang ganoon. Kung ikaw naman si Looney, yung Jigsaw, titirahin kita. Hindi naman yung brutal, pero titirahin kita sa paraang Looney style yung mga lirika lang. Parang ganoon. Pero again, that's my opinion. Sorry to say that, pero yun lang naman yung sa akin. So, shoutout ulit kay Homicide, and salamat dahil nabigyan ako ng pagkakataon na ma-review. Teka, nagpaalam ba ako dito? Ala, hindi. Ah, sorry, tol. Kakainis eh. Sorry, hindi ako nakapagpaalam. Ah, wala na, sira na araw ko. Hindi, ang bigat sa akin kapag hindi ako nakapagpaalam eh. Pero sana makita nyo to. Salamat. Tapusin na natin. Sa mga di ko napangit ay mag-isip. Galit ko sa mga kupalay, kayo ang sasalo. Pangako ni Lipuli ko kayong lahat. Patay ang hindi kagalang, what the fuck will take that? Damn, what? So ito na yun mga paputok, nagbanda na rin siya, no, na nagbanda na rin siya na papatayin niya rin yung mga hindi gagalang talaga. So Carnage, no, maramihang pagpatay. So ito nga yun mga paputok, no, nagpapasalamat ako dahil, alam niyo yun, nagpapasalamat ako dahil nabigyan siya ng pagkakataon na maipakita yung talento na meron siya. And bukod doon mga paputok is
may sulat din talaga. Okay, marami-marami salamat. Inuulit ko sa mga gustong magpa-review or mag alam niyo yung parang eto NokNok, tiga ganto, pakinggan mo. So maglapag lang kayo diyan and gagawa natin ng reaction or review yung kantang yan. Okay? So marami-marami salamat sa mga nagtatanong diyan. At kung nagustuhan niyo yung review natin ngayon, mag-like na kayo dito sa video nito. Ingat kayo palagi. Ako nga pala si NokNok Paputok na hindi muna magsha-shoutout ngayon. Ingat kayo palagi. Marami-marami salamat sa inyo. Sa mga nagtatanong dyan kung lagi ako makapag-vlog, hindi ko po magagawain dahil may trabaho po ako. Once again, ako nga pala si NokNok Paputok na lagi din sasabi, Take care, speaker, kapayapaan, God bless us all and pray, Rust!